Usapang pangkalusugan naman po tayo. Ang epilepsy ay isang kondisyon na kalimitang kinikilala sa pamamagitan ng mga pag-atake sa nabiglaang pong nagaganap. Karaniwang nagdudulot po ito ng mga pagbabago sa kilos ng isang individual. Subalit ito po isang kondisyon na hindi madaling maunawaan ng karamihan. Kung kaya't para bigyan po tayo ng malalim na kaalaman patungkol sa sakit na epilepsy, ay makakapanayan po natin ang neurologist na si Dr. Simbelin Perez. Magandang umaga po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas, Dr. Simbelin. Ay, magandang umaga po, Rise and Shine. Okay, Doktora Diane at Audrey po ito. Para po mas maunawaan po ng ating mga ka-RSP, maaari niyo po bang ipaliwanag po kung ano ang epilepsy, Doc? At kung paano po ito nakakaapekto sa utak at kilos na rin po ng isang tao, Doc? Salamat. Ang epilepsy ay isang kondisyon ng utak o kondisyon neurological na kung saan ang tao ay nagkakaroon ng mga konbulsyon o sa Ingles ay tinatawag na seizure na tinatawag na unprovoked seizure. Ang ating utak ay binubuo ng mga nerve cells na nagpo-communicate sa isa't isa sa pamamagitan ng electrical activity. So ang seizure or ang konbulsyon ay nangyayari kapag ang isang bahagi ng utak o ang buong utak ay may burst ng abnormal na electrical activity na siyang nag-i-interrupt ng normal signals ng utak. So ang pagkakaroon ng isang convulsion lamang ay hindi pa matataguri ang epilepsy. Okay, Doktora, meron po bang pangunahing kadahilanan o sanhi kung bakit nagkakaroon ng epilepsy at ano-ano po ito? So pag sinabing epilepsy, usually, ang tao ay nagkakaroon ng at least dalawang atake ng seizure o convulsion na ang sanhi ay hindi klaro. Ang seizure kasi ay maaaring magmula sa iba't ibang kondisyon ng katawan. Halimbawa, pag masyadong mababa ang blood sugar o tinatawag na hypoglycemia, o kaya'y pag mababa masyado ang asin sa katawan o sodium, o kaya'y pag nagkaroon ng stroke o pag may brain tumor o pagbagok sa utak o infeksyon sa utak. Maaari rin itong mangyari sa paggamit ng bawal na droga o kahit na mataas na lagnat ng mga bata sa tinatawag na benign febrile convulsions. So hindi ibig sabihin ito ay may epilepsy na ang tao. So kapag una, walang proximate cause na nakita sa investigasyon ng inyong doktor tulad ng mga nabanggit ko, so ang ibig sabihin nun, unprovoked ang seizure. At pangalawa, naging paulit-ulit ang seizure, ito ay matataguri ang epilepsy na. Okay. Dok, paano po malalaman kung isang tao ay merong epilepsy? Ano po ang mga pangunahing sintomas po nito? Yung seizure mismo ang sintoma ng epilepsy. Ang seizure ay may iba-ibang pahayag. Maaari itong tulala lang ang tao o nangingisay. Maaaring mapaihi na hindi sadya habang nangingisay. Maaaring paninigas ng katawan o pawawalan ng malay. Doktora, ano naman po yung... Iba pa ang manifestations ng seizure. Pero may mga types of seizures po ba, Dok? Meron po. So may tinatawag na generalized seizure at may tinatawag na focal seizure. Depende po ito sa parte ng utak kung saan nagmumula yung abnormal electrical burst ng signals. So pag sinabing generalized seizure, abnormal ang electrical activity sa buong utak. Maaaring generalized tonic-clonic seizure o tinatawag na grand mal seizure kung saan ang buong katawan ay nangingisay o naninigas tapos nawawala ng malay ang tao. Pero may tinatawag rin na absent seizure or petit mal seizure kung saan naman nakatulala lang ang tao, hindi responsive kahit anong gawin sa kanya at minsan kasama na nito ang parang pagbukas sara ng mata na rapidly o twitching ng mukha. Meron din po yung tinatawag na focal or partial seizure naman na nagmumula sa abnormal na electrical activity sa isang bahagi lang ng utak, hindi kabuuan. So dito naman, ang isang parte ng katawan lang ang nangingisay tulad ng braso, pero gising ang tao. So ang sintomang ito ay depende sa anong bahagi ng utak nagmumula ang abnormal na signal. So kunwari, sa tinatawag na occipital lobe epilepsy, nagiging distorted ang vision ng tao for a few minutes. Sa tinatawag na temporal lobe epilepsy, maaari parang gising ang tao na may parang tinatawag na lip smacking o umiiyak na di niya alam o hindi siya aware.
Okay. Iba-iba rin po. Mm-hmm. Dok, may mga gamot po na inirerekomenda sa sakit na epilepsy at paano po ito nakatutulong sa pag-control ng seizures? So, meron tayong mga tinatawag na anti-epilepsy drugs para masuppress ang seizures, para hindi magkaroon. So, kasama na dito yung mga levetiracetam, valproic acid, yung patagal ng phenobarbital, yung mga bago tulad ng lacosamide, perampanel, at may mga iba pa. So, ang importante ay masigasig sa pag-inom ng gamot, iwas sa puyat at alcohol, at iwas rin sa stress. Okay, doktora, may mga bagay po ba na dapat iwasan o gawin para mapigilan yung pagkakaroon ng seizure o yung atake ng epilepsy, no? At ano yung mga pangunahing safety precautions na dapat tandaan ng ating mga nanonood tungkol dito? Pag nagkaroon ng seizure o convulsion, usually it would only last 2 to 3 minutes. So, i-roll lang sa side ang isang pasyente para hindi mag-choke sa kanyang laway. Tapos i-wait out lang. Hindi na kailangan ng pinapasukan ng kutsara katulad ng ginagawa nung araw. So, i-roll lang sa side, yun lang yung first aid natin. Kung masyadong nagtatagal siya, kailangan dalhin na sa ospital. So, dapat hindi umabot ng tuloy-tuloy na seizure ng mga 15 minutes, no? Ang dapat gawin ng tao para hindi magkaroon ng seizure, yung mga may epilepsy na ano, number one, compliance sa medication. Dapat araw-araw talaga iniinom yung gamot kasi yun ang number one cause ng tinatawag na breakthrough seizure. Pangalawa, iwasan nga ang puyat. Iwasan ang puyat at saka yung alcohol parati kasi nagkakaroon din ng breakthrough seizures kahit na tuloy-tuloy pa rin ang paggamit ng gamot minsan. Okay, personal experience lang, Doktora Dayan, ano? Meron akong dalawang kaibigan na meron itong epilepsy at nagkaroon ng marami ng pagkakataon na personal ko silang nakita na inatake ng seizure. Doktora, ano po bang dapat gawin? Tama yung sinabi ni Doktora, no? Kapag hindi nakaka-take ng medication, doon sila lalong inaatake. Pwede pa po bang magmaneho? Pwede pa po bang bisikleta o magmotor ang isang tao merong seizure, merong epilepsy? Dahil posible po ba itong atakin habang sila nagmamaneho? Oo, for safety. Oh, posible po yun na atakihin sila. Pero sa aming mga neurologists, we want to have our patients na with epilepsy to live as normal life as possible din. So, itanong sa doktor. Yung iba talagang pinapayagan namin magmaneho, lalo na kung control naman yung kanilang mga seizures. Kung tuloy-tuloy ang pag-inom nila at ng mga gamot, tapos alam namin yung kadahilanan ng seizures nila, pinapayagan din namin sila na mag-drive, mag-bisikleta. Pero syempre, merong konting risk dyan. Basta aware din sila na may risk rin yun. Okay. Well, maraming salamat po sa mga impormasyong ibinahagi niyo po sa amin tungkol po sa epilepsy. Dr. Cymbeline, muli nakapanayam po natin isang neurologist, Dr. Cymbeline Perez. Thank you po, Doc. Maraming salamat, Doktora.